namin Top Truth. Ayan na. Da-dun! Umaandar sa 220, walang halong daya. Konti lang ang daya. Ayan. Rektang 220 sa outlet. Japanese microwave oven. Umaandar sa 220. Nang walang transformer, loob at labas ng kanyang unit. So, kitang-kita hanggang sa matapos, hindi sa sumabog. Himala! Isang himala! Hindi sumabog! Abangan ang susunod na pangyayari sa Kuya Yon! Flashback. Yan yung pagkakamali ko, no? So, di motor po siya, no? Ito yung motor niya. 110 po siya, no? 100 volts po siya, no? So, yung nabili ko is... Ano? Pakita ko lang. Ayan. Ayan, 220 yung nabili ko, no? Original kasi, ano to? 110. Kino-convert ko lang. Tine-testing ko lang. Nag-experiment ako paano ko siya i-convert. No? So, mali. So, nagana pa pala yung luma. No? Nagana pa pala to. Hindi ko lang kasi naisaksak kasi 110 siya. So, nagana pa pala to. Problema, binaklas ko na. So, hindi ko naman may transfer yung motor. Magkaiba yung tornilyuhan. So, bahala na. End of flashback. So, what's up mga kabuting-ting? Mayroon sa atin nagpagawa ng micro-oven. Siya rin yung may-ari nung stereong ginawa natin nung una. Ayan, Japan po siya, no? Padala ng kanyang anak. Ayan siya. So, 110 siya, no? So, mga gantong oven, mura na lang yan sa mga anay sa Shopee, eh. Tinginin ako mga 3,000 na lang. Mga ganyan. Ewan ko lang ha. Kasi micro oven to eh. Pero, siguro mga ganun price. So, i-convert natin to sa ano? Sa 220. Yung transformer niya is magkano rin? 1,000 ganun. Siguro mga ganun 1,000. Capacitor, no? Ganyan. Mako-convert mo na. Halos kalahati ng presyo ng oven. Yung fan na yan, fafaltan yan. Fafaltan yan. 110. 110. Capacitor 110. Timer 110. So, hindi lang transformer ang papaltan dito. No? Yan, ito, tsaka yung timer. So, out of budget. Ika nga eh, pinadalang ka nito, sayang. Baga, nangihinayang ka lang na hindi siya magagamit, no? So, may option naman yung transformer o kaya yung outlet, no? Gagawin mong 110 yung outlet mo. Eh, kaya lang kasi ibibigay yan sa ano, sa kamag-anak, no? So, iba din gagamit. Ganon. Kasi kung siya din lang gagamit, setup ko lang ng 110 yung buong bahay niya. Para lahat ng appliances niya magagamit niya, no? So matutal, imbis na gumas ng actual, wag lang masayang to. Nag-experiment tayo, no? So, nag-experiment lang tayo na hindi tayo gagamit ng transformer. Kung kakayanin ba, no? Indication niya is 1,200 watts. So, ito na siya, mga kabuting-ting, no? So, by means of computation, tsaka sa itsura, siyempre medyo duda, no? Kaya lang ito lang naisip kong paraan kung paano ko siya gagawing 220 nang walang transformer at walang ginagalaw sa outlet o sa may breaker, no? Sa may fuse box, no? Kasi ipamimigay niya kasi yun. So, ito na sa mga kabuting-ting, tingnan natin ay itsura niya, no? So, mukhang matibay,
pang 4,000 watts nga. Kasi ang laki nito eh. Ang laki ng resistor, no? Sa actual, ang laki nga niya. Kaya lang ito, dumating siya, ganyan siya, no? Medyo tabingi. Ayan, no? So, ayusin natin siya, no? Kung gano'n siya kalaki, mga ganyan siya kalaki. Ayan, ganyan. So, sa tingin ko, mapagkakasya natin siya sa loob, no? Sa loob nung oven. No? Pagkataas nito, may susunod pa. Kaya, mayroon pa siyang ihawan na ano din, 110. Kaya nag-iisip ako, kung kanya lang parehas yun, sasuggest ko isang transformer lang yung gamitin, no? So, kaya lang kasi ibibigay niya. So, wala akong maisip na parang paano siya i-convert. No? Itchida. Ang mahal naman kasi yung transformer kung papaltan, no? So, hindi na siya pasok sa budget ng may-ari. So, ayusin muna natin yung pagkakasolder niya. Ayos pa naman siguro, no? So, checkin natin yung output niya, no? Oo nga pala, mga kabuting-ting. Dalawang ang klase pala to. Yung mga madalas ko nakikita sa online. 2,000 watts tsaka 4,000 watts. So, yung binili natin is 4,000 watts. Usually, 2,000 pwede na dun sa oven ko, no? Kaya lang, may surge kasi yon. May hirap na. So, sinobrahan ko na. Ginawa ko ng 4,000 watts. Tignan natin kung magkakaige, no? So, ganda na, nakasetup na siya, no? Ito yung input, ito yung output. Alam ko dito nasusukat yung output hanggat walang load eh. Subukan na lang natin, no? Saksak ko muna. So yan, nakahanda na. So isasaksak ko na. Tingnan natin kung may masusukat tayo, no? Mayroon na kaagad. Ano yun, pabaligtad? Nakahina siya. May 220 na. Teka lang, baka may mali. Subukan natin. So yan, nilagyan natin ang load. Yung mini fan natin. So now, mayroon na siyang 43 volts. Tignan natin kung saan ako iikot ng ano. So yan, may 140 na siya. Hindi umikot yung fan natin, no? So, nakasetup na siya ng 110. So, yung oven naman isasaksak natin. Testing natin. So, cross finger. Kunin ko lang. Oh my God! Wow! Ayan, pinagkasa po natin sa loob, no? Ayan. May dati po dyan nakalagay ay ang PCB na yan. So, pinagpalit ko yung dalawa. So, okay naman. Nagkasya naman. Walang dikit. Mayroon isang safety precaution. Ayan, naka 220 na siya. Ayan yung mismong main outlet ko dito sa shop. Ayan ang microwave. Nakasilyado na. Walang transformer sa labas. Walang transformer sa loob. So, portable na siya. Ika nga nasa loob na lahat, no? So, ayan na yung ating final product. So, tagumpay. Nasa customer na lang pag-uusap, no? Sabihin natin na yan ay pang-init lang ng ulam, no? So, hindi kailangan magluto, no? At magastos sa kuryente. Ayan siya, no? Ayan, gumagana na siya, no? So, ayan. Stable na stable. Ayan ko kung hanggang kailan siya mag-stable. At least nagawa na ng paraan, no? So, murang halaga. Magagamit na, makapag-init ka na ng inyong kape. Ng inyong tinapay. At kung ano-ano po. Init mo dyan, pati init ng ulo mo. Ewan ko na lang.